Patay ang isang binatilyong 17 taong gulang matapos pagbabarilin ng salaring nakamotorsiklo. Ang insidenteng nahuli ka, may eksklusibong tinutukan ni Cesar Apolinar. Walang kamalay-malay ang isang rider na nakasulot sa kanya ang riding in tandem na suspect habang nakahinto sa tapat ng isang bahay sa Central Bikutan, Taguig. Bumaba ang armadong driver ng motor. Pagbaba, lumapit sa biktima at bumaril pero di pumutok dahil tila walang bala. Ang target na biktima lumingon pa sa suspect na nooy lumapit muli sa motor at may kinalikot. Nang matiyak ng suspect na di na nakatingin sa kanya ang biktima ay pinagbabaril na niya ang lalaki. Bagyang nakalayo ang biktima pero nilapitan ng suspect at muling pinagbabaril hanggang tuluyang makatakbo ang biktima. Dito na tumakas ang mga suspect. Hinabol siya, hinabol daw. Yan ang hinabol. Nakamotor din yun eh. Nakamotor din yung tumira, riding in tandem. Oh, galing sila sa ibang lugar. Tabo, hinabol dito na nilalo. Binabaril. Dead on the spot ang biktima na natagpuan di kalayuan kung saan siya pinagbabaril. Nakilalang si Dave Harold Castro Galingue, 17 taong gulang. Nakaburol siya ngayon pero tumanggi magbigay ng pahayag ang kanyang pamilya. Bukod kay Galingue ay may dalawa pang insidente ng pamamaril, mga minor de edad din daw ang mga biktima. At posibleng magkakakonekta ayon sa barangay. Nag-report din kami, tumawag kami rin ng Soko parang nalang oo. So hindi po namin alam kung ano talaga ang road cause ng pagkamatay niya. Ang Taguig Police wala raw pwedeng humarap sa ngayon dahil wala ang mga opisyal. Hiningan din namin ang detalye tungkol sa sunod-sunod na insidente ng pamamaril sa lugar pero tikom sila. Ang sigurado ayon sa police na nakausap namin, nabibilang ang mga ito sa kaso ng DUI o Death Under Investigation. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Horas.